14 anyos pa lamang ako noon, nung una ko nakita ang Davao City. Wala akong kakilala nung ako'y dumating sa bagong lugar na ito. Dolfo! Nikarga na po, 20 crates. Salamat iyo ah. Bilib din naman ako sa sipag mong bata ka. Walang mintis sa pagbibilang simulan nung umalis tayo ng Maynila. Upos niyo po eh. Siya nga pala. Ay padala ko na yung special package para sa mga Garcia. Kap, sino pong mga Garcia? Yung mga Garcia, yun yung isa sa mga prominenteng pamilya dito sa Davao. Ba't mo na itatanong? Ay, wala lang po. O sige. Iyo, magpakumbait ka dito ha. Dolfo! Sige po, Kap. Pupunta tayo ng Ateneo ngayon. Kailangan mo na mag-enroll. 1 week ka nang huli sa klase. Halika na. Salamat, Kapitan. Sino ang makapagbibigay ng pangnakaraan, pangkasalukuyan at panginaharap ng mga salitang ito? Walang may alam? Rodolfo. Kain. Kumain, kumakain, kakain. Tulog. Natulog, natutulog, matutulog. Talon. Tumalon, tumatalon, at tatalon. Manila Boyo. Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May. And summer's lease hath all too short a date. But thy eternal summer shall not fade. So long as men can breathe and eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. So long as men can breathe and eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Alala ko yung una ko nakita si Inday. Mga kaibigan ko mahilig maglaro ng basketball sa gilid ng bahay nila sa Davao City. And in the same basketball court, Inday would run around in her shorts. Pasa dito, pasa. Sipa, isa pa.
Kabalo. Asa, tanaw. Ninita, pwede ba kitang makausap? Tungkol saan, Dolfo? Kasi po, malapit na po magtapos ako ng high school. Gusto ko po sana mag-college sa Manila. Pangarap ko po mag-law. I see. Ayong bang dito na lamang? Gusto ko po maging lawyer. Sige. Tanuin muna natin ang Manong. Oh, Dolfo. Manong, gusto ko po sana humingi ng permission nyo na mag-college ako sa Manila. Lahat po ng classmates ko doon mag-aaral. Gusto ko rin po kasi maging lawyer. Tagal pa matapos yun. Tulungan mo na lang ako sa business. Dito ka na sa Davao. So, saan pa ako mag-aaral? Sa Ateneo pa rin. Eh, kakabukas pala ng campus sa Asinto. And I know that meron silang business administration course. That's what you're taking. Mas mabuting dito ka na lamang, Dolfo. Para naman malapit ka sa amin. Sige po. Dolfo? Anak? Ipinagdasal kita. Ano pong hinihiling niyo na eh? Ipinagdasal ko na sana alagaan ka ng Diyos kahit nasaan ka man. Ano pong ibig niyong sabihin? Doon ka muna sa atin ni Nita at Kuya Tony mo sa Davao. Nagsisimula pa lamang sila at walang kasama. Mas mabuting nandun ka. Pero na eh, mas gusto ko sa Manila. Dolfo, aalis na ang barko sa susunod na linggo. Malay mo. Baka mas magustuhan mo ang Davao. Excited ako tuwing umuwi si Inday from Manila. She comes home every time there's a school break. At sinisiguro kung makita ko siya. Siyempre, si Inday, ang bunsong anak na babae. But in the end, nakuha ko rin ang loob nila. Manong, tapos ko na pala yung proposal na pinapagawa niyo. Ilagay mo sa desk ko mamaya. And you will present it once it's finalized. Opo, Manong. I was informed that our competitor is stepping up their game. Binago daw nila ang kanilang marketing strategy.
I want you to do something about that. Sige po, Manong. Nabalitaan mo na ba na uuwi mula London si Inday Garcia? Handa ko na po yung goggles natin para sa pagpunta sa beach bukas. Huwag na lang muna natin ituloy yan, Anthony. May busy akong schedule eh. I have to be there. Next time na lang, ha? Sige po. By the way, how's your grades? How's your school? Mabuti naman po. Siguro mas mabuti pang mag-review ka na lang sa exam mo bukas. Next time na lang yung beach, ha? So, Gov, stricto po pala kayo sa mga anak niyo? I have to be. Gusto ko kasi sila maging independent katulad ko. Paano naman po kayo napasok sa politika, sir? It was in 1978. Panahon na naman ng election. Naghahanap si Marcos ng tatakbo under his party. Okay. Yung kilusang bagong lipunan. Okay, yan. At that time, matunog ang pangalan namin sa Davao del Norte because of our banana business. When White Hair told me that the president wanted me to run, alangal ako. Wala naman ako experience sa politika. But White Hair supported me the whole time. That was my first taste in politics. I, Rodolfo P. del Rosario, having been elected as assemblyman, hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may be honored. I served sa Marcos administration for 8 years. Bilang member ng Batasang Pambansa at bilang minister ng Ministry of Natural Resources, I was able to build the Davao Girl Scout headquarters. Naipatayo ko ang Davao del Norte State College, Imelda Youth and Sports Development Complex, at malaki din ang naitulong ko sa Peace and Order Program ng Philippine Constabulary. Many municipalities improved during my time. Bigyan ko din ng importance of education, sports, and naging successful ang pagbisita ni Pope John Paul II during your term. Okay. Talaga. Na ko papayag, mawala ka muli. Di na ko papayag na muling mabawi. Ating kalayaan kay tagal na nating miti, di napapayagang mabawi muli. Magkakapit bisig libulib.
Hello, pare. May inappoint ng bagong OIC si Korea. Ba't nandiyan ka pa? Alam kong mahirap. Pero kailangan na natin tanggapin na nagbago ng panahon. You can't be stuck in the past. Kaibigan mo pa rin ako, and as your friend, I'm asking you, bumaba na tayo. Naluklok sa pwesto si Rodolfo P. de Rosario bilang kinatawan ng 3rd District ng Davao del Norte sa nakaraang eleksyon. Congressman de Rosario expressed his full support for the freedom of the press policy of President Inihain ni Honorable Rodolfo P. de Rosario ang Bill Number 74 sa Kongreso. Bilang assemblyman sa batas ng pambansa. Ang panukalang batas na ito ay naglalayong suportahan ang mga veterano ng World War 1 at 2, gayon din ang kanilang mga naiwang asawa. General Rosario was staunchly against the broadcast and print media crackdown during martial law. Gusto ka bang sabihin, Dad? Bakit parang di ka mapakali? Dahil may general elections na naman ngayon 1998. Oh, tatakbo ka? I decided to run for governor this time. Ay naku, hindi ka pa basawa sa politika? Ito lang ang chance ko na mas lalo kong matutukan ang progress ng province. Gusto ko sanang suportahan mo ako dito. Eh, nakapag-desisyon ka naman kaya. So, ano pang magagawa ko? I believe na ang pag-unlad ng isang lugar ay can be achieved through peace. Sinimulad ko ito sa pamamagitan sa pagtugon sa mga basic needs ng isang ordinaryong mamamayan. Sinundan ko ito ng pagpapatayo ng mga water system, rural electrification, and in my current term, binigyan ko ng diin ang education, health, and sports. Noon pa man, gusto ko nang mabigyan ang mga Davao ng isang quality of life, highest quality of life. Pero kahit ang pinakamalakas ay dumadaan din sa isang pagsubok. To Anthony was a very challenging time for my family. Pero sa awa ng Diyos, nalampasan naman ako. Sir, sa dami po ng pinagdaanan niyo, what's next for you? We have to emphasize good governance. That's the solution, di ba? I think, sir. I believe so. At diyan uunlad ang ating province. Eh, sir, paano naman po natin may pagpapatuloy ang good governance?
kailangan natin sundin ang tuwid na daan. I hope there could be a group of people who have only the best interests of the province in their hearts. Sana makakahanap kayo ng mga taong mamahalin ang Davao del Norte, katulad o masigit pa sa pagmamahal. Our new vision for Davao del Norte is this. I quote, a premier province in producing export quality agricultural products that is globally competitive with climate change adapted and risk resilient communities, social equity and improved quality of life under transparent and responsive governance.